The Philippines has logged over 143,000 COVID-19 cases, but the country's northernmost province has remained coronavirus-free since the outbreak began. Now, how did Batanes achieve such a feat when the virus is spreading quickly in the country? We have on the line now Governor Marilu Caico to tell us the measures Batanes has taken to prevent a local outbreak. Governor, thank you so much for joining us. Good afternoon, Ma'am Denise. First off, congratulations on such a feat for Batanes. But Governor, just to take back, you know, how the outbreak started months ago, how did the province prepare to prevent the spread of the virus there? Thank you very much. Ang panatiling walang kaso ng COVID ang probinsya ng Batanes o pagiging COVID-free ay maiugnay dahil sa una, maaga at mabilis na pagkilos ng aming pamahalaan, lokal ng Batanes, lalo na ang aming mga health cluster. January pa lamang ay nagtatag na kami sa aming airport at pantalan ng COVID-19 monitoring and screening team na pinangungunahan ito ng PHO and DOH upang masiguro na lahat ng darating ay walang dalang sakit na COVID. Tapos po, maaga kaming nagsara. Sinara namin yung airport. Kasi December pa lang, alam na namin na may COVID sa China. So sabi namin, napakarami natin turista ang pumupunta dito sa Batanes. Hindi natin alam kung ito ay may mga dalang sakit. So March 16, sinara na namin yung probinsya. Alam ko na maraming kabuhayan at trabaho ang maapektuhan. Pero namili po kami, ekonomiya ba or kalusugan? Siyempre siniin namin ang kalusugan. Ang kabuhayan ay kaya namin sinara ito dahil alam namin na anong tawag dito, matutulungan namin itong mga mawawalan ng trabaho o kaya negosyo. Pero pag nawalan ng buhay, ay mahirap mo nang maibalik po yun. Tapos, anong tawag dito, pangatlo ay maayos at malinaw na pagtutulungan at koordinasyon ng lahat ng iba't ibang ahensya mula sa health workers, the uniform personnel, the local government units, at maging mga pribadong sektor. Tapos po, sa tulong ng DOH, yung mga RHUs, PHOs, ay tuloy-tuloy po yung information dissemination and campaign na ginagawa nila sa lahat ng munisipyo at saka ho sa mga barabarangay. Yun po yung ginagawa namin. Ang sabi kasi nila, ng iba is siguro hindi sila nagtatanggap ng LSI. Hindi po totoo yon. Mayroon na ho kaming 381 LSI na nakauwi ho sa Batanes. Pero mahigpit po kami doon. We accept LSI but strictly implement the 14-day quarantine closely monitored by frontliners and men in uniform. 24 hours po yung pagbabantay ho doon para wala hong makalusot na lalabas yung sa quarantine nila. Governor, nasabi niyo nga ho na maraming nawalan ng trabaho. So paano niyo ho natulungan yung mga kababayan niyo ho na nawalan ng negosyo o hindi na ho nagtatrabaho ngayon? Binigyan ho namin sila ng trabaho. Hinire po namin sila. Tapos po, yung mga malalaking businessmen at saka yung mga ibang may negosyo basta sa tourism industry, nagbigay kami ng loan sa kanila na napakababa ng interest at matagal po nilang babayaran po. Governor, also, alam natin na paboritong destinasyon ang Batanes, whether with local or foreign tourists. Pero paano na ho yung mga turista na na-stranded ho dyan? Kamusta na ho sila? Maaga namin hong pinabalik ho yun. Mm-hmm. Nag-request ho kami ng Philippine Navy na kukuha sa kanila sa Batanes po. And moving forward, ano ho pa rin, same plan pa rin ho ba ng Batanes para to keep it COVID-19 free?
Patuloy po yung aming ginagawa kasi yun po yung nakikita namin. Ang mayroon na kami ngayon commercial flight sa Batanes. Pero mayroon kaming inapruban ng Sangguniang Panlalawigan na ordinance na every 15 days lang yung biyahe at 65 lang yung pwede na isakay ng commercial flight. Kasi 14 days yung quarantine, yung 15 days i-disinfect yung quarantine facilities. Tapos po, 16, pwede na po sila pumunta po sa Batanes. With 65, very strict kami doon na sundin nila yung 65 ang capacity po. Maximum capacity po. Tapos mayroon din po kasi kaming, mayroon din po pinapadala yung Malacanang na mga LSI. Kasi ang total ng quarantine facility summit sa buong Batanes is 249. Kaya hinahati-hati namin yan. Kasi mayroon din galing sa Cagayan, no? Sinasakay sila sa Philippine Navy, no? Vessel. Tapos mayroon pinapadala yung Malacanang. Tapos dun sa commercial site. So very strict ho kami doon na halimbawa sa manggagaling sa Cagayan ay 30, no? Mm-hmm. Kailangan 30 lang dadalhin nila kasi hindi pwede sumobra doon sa quarantine facility dyan kasi wala kami paglalagyan. That's true, ho. Yan na po. Thank you so much, Batanes Provincial Governor Marilu Caico. Thank you so much and congratulations ho ulit.